Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman dinapuan ng matinding sakit itong si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na karma is real, ika nga. Kaya naman talagang mamamaalam na nga rin ba ng tuluyan itong si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang kinarma at talagang wala ng pag-asa pa si Kuting ng Norte na ito na talagang magsisi sa kanyang kasalanan. Maraming netizen ang sinasabi na sana matuluyan na itong si Kuting ng Norte na ito dahil hindi niya naman ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang namumuno sa bansa natin. Dito nga natin makikita na hindi nga nagpapakita ng awa ang ating mga kababayang Pinoy dahil hindi na rin maganda ang pinakita ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na ito. Dito natin mapapatunayan na kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya dagdag ng maraming netizen na sana ay magsisi na si Kuting ng Norte sa kanyang mga kasalanan at tanggapin niya na ang katotohanan at magpakulong na lamang ito at pagbayaran niya ang pangungulimbat at pagiging polboronic niya dahil maraming inosenteng tao ang nadamay ngayon. Tumaas na naman ang crimen rate na ayaw ipalabas sa may bias mainstream media. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Public servant. Ako, makita nyo sa caption natin is ano siya, habang nag-speech, huminto siya at gumanon. So, ang karamdaman ng Pangulo ngayon is ordinary man lang. Yung cold and sipon at ubo. At sabi niya, hindi daw siya papipigil sa pagtrabaho kahit may sipon at ubo siya. Mga kailan, mga media personnel tinanong itong si DOH Secretary Herbosa bakit ang Pangulo naka-face mask sa isang sectoral meeting. May sakit ba siya? Ang unang statement ng DOH Secretary is, he's under the weather. Yung under the weather, ibig sabihin, may karamdaman. Although, hindi malala. So, yun pala, sipon at ubo. At later on, binawi ng DOH Secretary yung kanyang statement na the President is under the weather. Okay? So, ayun. Halos lahat naman tayo tinatamaan ng sakit. Yun. Tapos yung kanyang birthday party last week. Siguro napagod, duran-duran party, yun, tinubuan ng sipon at ubo. Anyway, yun po, kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But ito, another public figure na kilalang kilala sa lipunan na dinapuan ng sakit, pag-usapan natin ngayon. Walang iba kundi si Dr. Willie Ong. So, sikat ito na vlogger sa YouTube. Ako, nanonood ako sa mga health tips ni Dr. Willie Ong. And personally, nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa panonood ko sa kanya, nagiging health conscious ako. So, nalungkot ako noong i-announce niya na tinubuan siya ng matinding sakit. Cancer, ang tawag is sarcoma, yes. Kung sino pa yung binabasa kong mga comments, may nagsabi na kung sino pa yung matulunging doktor, siya pa yung tinubuan ng ganitong klaseng sakit. So, ito, sa Philippine Star na headlines, Sarah wishes Willie Ong is speedy, complete recovery.
So ito ang ating VP Indaysara, makita niyo ang kanyang pagkatao. Character, no. Hinabayaan niya na yung kasi magkalaban sila sa vice presidential election ano noong May 22. Kaya lang kinalimutan ni VP Sara yung political differences. Yun nag padala ng sulat ng pakikiisa. Ito, basahin ko yung letter ni VP Sara kay Doc Willy Ong. Sabi niya, I extend my heartfelt support and wish you a speedy and complete recovery. Your courage and optimism deeply move us all as you shared your diagnosis and ongoing battle with sarcoma. Your strength and positive outlook is in such adversity are genuinely inspiring. Yun po ang mensahe ng Vice Presidente kay Doc Willy Ong. My mother, sabi ni VP, Elizabeth, watches you on YouTube and prays for mercy and healing. So, ito maganda. Yung pagkakaisa ba? Ito, yung real unity na sa ganitong pagsubok, eh, dumadamay. Nakikiisa. So, ano yung sakit nga sarcoma? I think ang sarcoma is cancer nandito sa tiyan. Okay? Mahirap daw na ano ito. Sabi ni Doc Willy Ong is kulang daw ang research, kulang ang gamot para i-treat itong sarcoma. So, it's a very difficult battle, but nakakatuwa yung ano ni Doc Willy Ong, sabi niya is labanan natin ito. So ano ang sanhi? Bakit tinubuan siya ng sarcoma? Si Doc Willy Ong mismo ang nagsabi na ano, na stress siya sa mga bossers. Okay? So, rare type of a sarcoma is a rare type of malignant or cancerous tumor that develops in bone and connective tissues. Okay. Sa ngayon, si Doc Willy Ong remains optimistic despite the lack of research and medicines to treat sarcoma. So, napanood ko yung kanyang announcement na may ano siya, may cancer na siya, at binanggit niya is na-stress ako, sabi niya. So, ito, lesson learned sa atin, ano, na huwag tayong papayag. Lahat man tayo may problema. Kailang dapat labanan natin, i-manage natin yung level of stress. So, si Doc Willy Ong inamin niya na na-stress siya sa mga bossers. Kaya ang kanyang advice, huwag na kayong magbasa ng mga comments. Baka matulad kayo sa akin na stress sa mga nagbabas sa kanya. So, I don't know kung wala naman akong nababasang negative comments tungkol sa kanya. Ako, ulitin ko, personal na pasasalamat sa kanya dahil sa very effective yung kanyang mga vlog tungkol sa kalusugan. I don't know, nung panahon ng presidential, May 22 election, baka doon siya binas tungkol sa politika. Meron pa atang ano, nung kampanyahan is, ano siya eh, nahulog ata sa isang platform at na konba ang kanyang kamay, something like that. And then, yun na nga siguro, yung pagbas sa kanya dahil sa pagpasok niya sa politika. Yun ang aking pagkakaintindi. Correct me if
I'm wrong. Kaya lang kung yung kanyang pagblablag, yung kanyang pagbibigay ng mga payo, to me, I find it very practical yung mga payo ni Doc William. So, ako, nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino, nakikiisa ako kay BP Sara sa pagdarasal sa speedy and fast recovery ni Doc Willie Ong. So, lesson learned, lahat tayo, hindi natin alam ang ating kinabukasan. Life is so uncertain. Sino mag-akala na isang doktor na mabait, matulungin, eh siya tatamaan ng ganitong klaseng sakit na cancer. So, this brings us to yung buhay natin very uncertain. At lahat po tayo, tubuan ka man ng cancer o hindi, darating pa noon, paano pa rin tayo sa mundong ito? So, ang tanong, pagkunin na tayo ng Panginoon, dahil hiram lang sa Diyos ang ating buhay, kung kunin na tayo ng Panginoon, meron ka na bang kasiguruhan na makabalik sa Diyos sa langit? Kung ako ang inyong tanongin, ang sagot ko is meron na. Bakit ako sigurado na makabalik sa Diyos o after my death makapunta sa heaven? Eh dahil sa gospel, yung magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung gospel, magandang balita? Ito yung palagi kong sinasabi, A, B, C. Yun ang good news ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Makasalanan po tayong lahat. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kaya lang ang Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesus, para iligtas tayo sa kapahamakan. So ano yung B? Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tapos na yun, it is finished, sabi niya. So ang gawin natin yan is tanggapin yung good news, tanggapin yung kapatawaran. So number three, ano yung C? Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So ginawa ko po na yun. So tinanggap ko ang Panginoong Hesus na Panginoon at Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya anytime dapuan man ako ng sakit o anumang karamdaman o anong biglang pagkamatay, I am now ready to face God in heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya huwag muna tayong patagalin, mag-ABC na po tayo. Dahil sa obstruction of justice for harboring Pastor Ipolo Kibuloy. So pinaghihinalaan si dating Pangulong Duterte na nagtago, tumulong sa pagtatago ni Pastor Apolo Kibuloy. Okay, so nung budget hearing ng Department of Justice, ang sponsor ng DOJ budget, itong si Bicol, ako Bicol Partilis Representative Bungalon. Tinanong siya ni Congresswoman Franz Castro tungkol dito yung obstruction of justice. Ang sagot naman ni tinanong kung si Duterte can be held liable for excuse me. Tinanong si Castro, at ni Castro si Representative Bungalon kung pwedeng ma-held liable si Tatay Digong for harboring Kibuloy. Ang sagot naman nitong si Congressman Bungalon is yes, if the elements of the offense are met. So ngayon, ang Philippine National Police, meron na silang listahan, pinag-aaralan ang posibilidad pag-file ng kaso sa mga tao na tumulong sa pagtatago ni Pastor
Ibuloy. Hindi pa masigurado kung kasama ba doon sa pangalan si PRRD. Alam naman natin, siya yung administrator ng QOJC Properties. So, I don't know kung ano ang magiging resulta nitong investigasyon na ginagawa ng PNP, kung sino-sino ang sampahan ng kaso, yung obstruction of justice, pagtulong kay Pastor Kibuloy. Okay, another masamang balita. Ito naman sa mga KOJC leaders nung nagkaroon ng alos 2 weeks na pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible ang mga KOJC leaders sasampahan din ng separate na kaso. Ito sa headlines ng Philippine Star. Basahin ko. Inciting to sedition raps ID versus KOJC rally east. Okay. So ito pong si Brigadier General Nicolas Torre, PNP Regional Director ng Davao. Sinabi niya na they are now finalizing criminal cases against the officers and members of KOJC who allegedly obstructed the manhunt for Kibuloy. Okay. So anong kaso, sabi ni Torre? There's inciting to sedition. The rally on the second day of manhunt, there was inciting to sedition as well as conspiracy to commit sedition. So, yun po ang pahayag ni General Torre sa kanyang interview sa DZBB. Okay, BB, DZBB. Sabi ni General Torre, yun na nga, at least 10 personalities na hindi pa niya pinangalan ay nasa PNP's list of possible respondents to criminal cases being re-edited. Hinahanda na itong mga kaso. So, according to PNP Chief General Marvel, na he has ordered the Criminal Investigation and Detection Group, si IDG, at saka itong Anti-Cyber Group for the case build-up against people who shielded o yung tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy. So, sabi ni General Torre, we have mobilized a dedicated investigation team to pursue those who sheltered Kibuloy and obstructed justice. The PNP is fully committed to bringing these individuals to account and ensuring they face the full force of the law. So yung una kong sinabi na posible, sabi ng DOJ, na maisama si PRRD na mapailan ng kaso kung the elements are complete. So, ang challenge ngayon nasa PNP, paano sila makagather ng enough evidence na mag-link itong si PRRD na tumulong siya sa pagtago kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, punta tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. I think may motion ata na pa-house arrest na lang. I think hospital arrest. So I don't know kung ano na ang desisyon ng korte, kung papayagan ba nila si Pastor Apollo Kibuloy na sa ngayon kasi nakadetain siya sa Camp Krami, sa PNP Custodial Detention Center. So, ang move ng kanyang mga legal team is
magkakaroon ng hospital arrest. I don't know, how old na ba si Pastor Apollo Quiboloy? So, depende naman yan. Kung talagang mapatunayan na may health condition, eh, pwedeng papayag ang korte na doon siya sa hospital, i-confine. So, hindi ko alam. Let's wait for further developments kung i-grant ng korte yung request ng legal team na mag-ano siya ng hospital arrest. Ano pa? Yung sabi rin ng DOJ na yung extradition request ng US baka on the way na. Kasi as early as 2021 ata, meron ng indictment si Pastor Quiboloy sa US. Parehas din yung mga kaso na kinakaharap niya dito sa Pilipinas, the same case na i-file sa US. So, hindi pa nagsisimula ang trial. So, ito yung kinakatakutan ni Pastor Quiboloy, yung i-turn over siya ng Philippine government sa US government. Yun, extraordinary rendition ba yan? Willing si Pastor Quiboloy to face trial dito sa Pilipinas. But kabado siya, ayaw niya doon sa US. But depende na kung magkaroon ng extradition request. US, request nila na ma-extradite si Pastor Quiboloy. I believe a-aprubahan ito ng Philippine government. Ayun, Pastor Quiboloy will face trial in the US.